Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Hallelujah. Ikaw ba kapatid ay nagre-rejoice sa Panginoon ngayon dahil po sa kabutihan ng Diyos? Hallelujah. Praise the Lord. Lagi pong mabuti ang Panginoon sa lahat ng panahon. Hallelujah. Thank God for this morning that we are here together again in the presence of the Lord. Hallelujah. Mga pangamusta at talaga pong pag-asa po ng tunay po na blessings ng Diyos para po sa iyo, sa iyong buong family at para sa ating lahat. At binabati ko lahat ng mga nakiki-join ngayon, nakikiisa sa atin pong panambahan all over the world or around the world. Sila lahat mga kapatid, hallelujah, na nagmamahal sa Panginoon at nakikiisa po sa gawain ito. God bless you po. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Loving Father, we thank you once again for this day. Salamat po sa iyong biyag pagpapala sa amin pong buhay, sa kalakasan at sa kalayaan, Panginoon, at sa tunay po na pagpapalang amin pong tinatamasabuhat sa iyo. Mangusap ka, Panginoon, at gawing handa namin ang aming mga puso at aming isipan. Tulungan mo kami na amin pong maunawaan ang iyo pong salita at tumimo po sa aming mga puso at magbigay po ng dagdag na kalusugan sa aming pananampalataya na magsitibay kami, Panginoon, at ikaw ay mapalulatian at mapalugda namin sa amin aming buhay. Lord God, in Jesus' mighty name, ito ang aming samot na langin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Atin pong pag-aralan ngayon, ang tinatawag na the only way to be saved in the dispensation of grace. Paunawa po, marami na po ang bumabatikos sa mensaheng ito. As the Lord has given this to me, it is a sort of revelation. At alam ko po na marami po ang gustong bumatikos, pero ang pakiusap ko po, kapatid, ay tingnan mong mabuti ayon po sa Biblia at pakiramdaman mo po yung guidance ng Holy Spirit kung ano ang gusto ng Panginoon, because sa mensaheng ito, makikita natin na gusto ng Diyos na tayo ay talagang tunay na maliligtas. Yun bang walang kadududa, walang mintis dapat na kung pwede, kung sa bula pa, mga kapatid, sa basketball, ay isusubo mo na, idadunk in mo.
Kaysa naman, isi-shoot mo pa ng malayo, baka mayroon pang chance na hindi yun may isi-shoot. Mas mabuti na yung idadunk in mo talaga mismo sa ring, di ba? And so, this is the message for today. The only way to be saved in the dispensation of grace. There is only one way. There is only one way. Hallelujah. Praise the Lord. Sa Ephesians chapter 3, babasahin po natin ang ating teksto. For this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, if ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you word, how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words, whereby when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel, whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of his power unto me, who am less than the least of all saints in this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world had been hid in God, who created all things by Jesus Christ. To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God, according to the eternal purpose, which he purposed in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence by the faith of him. Wherefore, I desire that ye faint not at my tribulations for you, which is your glory. For this cause, I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and in earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Now, unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa natin sa kanyang pinagpapala na salita. At pagpalain ka ng Panginoon habang atin pong babaybayin at atin pong hihimayin ang mensaheng ito. Hallelujah. May all the glory and honor be to our Lord Jesus Christ. Amen? Okay. Questions. Mga katanungan. Who will go with the rapture? Sino po ang makakasama sa rapture? Ikaw kapatid, gusto mo? Hallelujah. I think I don't need to answer that question because myself, kayo, tayong lahat, gusto nating makasama po sa rapture. Will there be people that will be saved during the Great Tribulation? After the rapture, mga kapatid ko, magsisimula po yung Great Tribulation, di ba? Pero ang tanong, mayroon pa bang maliligtas na mga tao doon sa Great Tribulation? Answer, yes, mayroon pa. Who are these people that would be saved during the Great Tribulation? Sino ang maliligtas na mga tao sa matinding kapighatian? Revelation 20, verse 4, and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus. Wow. Galing ano? Maliligtas sila pero pupugutan sila ng ulo. Now, come to think of this. Kung ngayon nga, sa panahon po ng grace period, ang hirap na maligtas sapagkat ang hirap po maglingkod sa Panginoon dahil kung kalaban mo ang iyong sarili. Kung hindi ka magpapatianod sa kalooban ng Diyos, how much more during the Great Tribulation if you will have to be beheaded, pugutan ka ng ulo para lang maligtas?
And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands, and they live and reign with Christ 1,000 years. Okay. Papayagan ng Diyos ang mga tao na yon na maghari, nakasama niya sa 1,000 years dito sa lupa, mga kapatid ko, pero dahil sa kanila pong pananampalataya at dahil po sila ay naninindigan, mga kapatid ko, kahit pinugutan sila ng ulo, okay, naligtas sila. Now, 15, and he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Si Antichrist ito. And it causes all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Yan na. Magkakaroon po ng tatak dito sa noo at sa kanang kamay. Lahat po ang mga tao, malalaki at mayayaman, maniwala ka, industries all over the world ay mawawasak yan. Ang kwarta hindi na gagamitin, ang pairalin po ay membership na. If you want to live, you want to do business, you want to buy and sell, you've got to be a member of the one world government by the Antichrist. Walang mayaman, walang mahirap noon, lahat ay pantay-pantay. Magpasakop lang, kakain ka. That's the reason why, come to think of this, mga kapatid ko. Have the rationale. Isipin mo mabuti. Bakit 3.5 years lang ang prosperous years ng reign of Antichrist? Why? Sinubukan na ngayon, mga kapatid, sinusubukan na ngayon sa panahon ng COVID, that the government shall distribute amelioration and relief goods sa mga tao. At ito'y subok pa lang, hindi maaari sapagkat marami ang gireklamo. At hindi kaya lang pamahalaan, mga kapatid, na suportahan lahat ng ganun katagal. Right? But, because of the reign of the Antichrist, papahangain niya ang buong daigdig na he is really God himself. He's going to stop all the industries, including oil. What will remain is the production of food. Ito mo? Why? Because food is coming from the land. And it is easy for the Antichrist to control the farm. Because farmers are just there. Banking will be stopped. The economy will go down and back to zero. At controlled by the Antichrist, ang matitira po, yun pong industry ng pagkain. And so, hindi ka makakakain, hindi ka makakainom, and these goods are natural resources. At dahil siya ay upo bilang Diyos daw sa kanyang panahon, ipakikita niya na ang lahat ng tao ay pakakainin basta sumunod. But in order for you to be able to eat and drink para magkaroon ng pagkain ng pamilya mo, kinakailangan mong mag-receive po ng tatak. At sila na hindi mag-receive ng tatak, pupugutan ng ulo. Hindi ka na nga makakakain, hindi ka na makainom, hindi ka na makabili, hindi ka na makapagbibinta, pugutan ka pa ng ulo kasi ayaw mo magpatatak. Because the Antichrist would want only members of his kingdom to remain. Gets, mga kapatid? And so, mayroon pa ngang maliligtas sa panahon ng Great Tribulation. Pero, ikaw gusto mo na umabot sa Great Tribulation? Ako ayaw ko. Ayaw ko. Pero for the sake, ang Diyos, mga kapatid, ay patas. Ayaw po niya nang mayroon pong nadidihado. Hindi ka nakasama sa rapture? Oy, mayroon kang pag-asa doon sa Great Tribulation. Pero tandaan mo, dito, si Jesus Christ ang nagligtas sa iyo. It was the sacrifice of Jesus Christ at the cross, on the cross, na nagliligtas sa iyo. The sacrifice for sin is Jesus Christ. But during the Great Tribulation, the sacrifice for your own salvation is yourself. Kailangan patayin ka para maligtas ka. Aywan ko na lang.
Di ko masasagot, mga kapatid. 17, and that no man might bite nor seal, save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Oh, yun lang. Sila lang ang makakapamuhay ng matiwasay at masagana sa panahon ng Antikristo, mga kapatid ko, sa Great Tribulation, kung sila ay may marka po ng hayop. Di ba? Matthew 24:21, ang sabi po ng Great Tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Hindi pa po nararanasan ng daigdig nito, mga kapatid ko, ang hirap at tindi po ng kahirapan na dadanasin sa panahon po ng Great Tribulation. Ang sabi, hindi pa nararanasan at hindi na muling dadanasin pa ng daigdig. And that's Great Tribulation. I don't know about you, but for me, bukod sa nakakatakot, ayaw ko, mga kapatid. Ayaw ko na ako ay pahintulutan pa ng Diyos na umabot doon sa Great Tribulation. The seven dispensations, what are these? No? Seven dispensations. The seven dispensations are part of a system of biblical interpretation called dispensationalism. Some dispensationalists identify more dispensations, but for the purposes of this article, we will discuss the seven common dispensations found in the Bible. Generic dispensationalism divides the history of mankind into seven distinct dispensations. The dispensation of innocence, the dispensation of conscience, the dispensation of human government, the dispensation of promise, the dispensation of law, the dispensation of grace, and the millennial kingdom of Christ. It is important to note that these seven dispensations are a man-made way of understanding what the Bible has revealed to us about God's purposes towards men. Dispensationalism is not a biblical concept, nor is it found anywhere in the Bible. It is a theological system of organizing and understanding God's work, but it is not itself scripture. The word dispensation means a system of order, government or organization of a nation, community, etc., especially as existing at a particular time. Looking through the Bible, we can find seven distinct dispensations or ways of doing things that were God-ordered and God-ordained. Each dispensation has a purpose in the overall story. The following is a brief description of each dispensation. Dispensation of grace. The dispensation of grace started at the resurrection of Jesus Christ and continues today. It is the new covenant in Christ's blood as found in Luke chapter 22 verse 20. This is also called the age of grace or the church age. And scholars believe that the entire dispensation, more than 2,000 years, occurs between the 69th and the 70th weeks of Daniel's prophecy in Daniel 9:24. Atonement was provided on the cross once for all for any who would believe. Abraham's children are all those who have faith, including Gentiles or non-Jews, according to Hebrews chapter 10 verse 10 to 14, Romans 5:1, Romans chapter 3 verse 29 to 30, Galatians 3:7 and 29. During this dispensation, we also have a comforter with us, which is the Holy Spirit or Holy Ghost, who indwells believers, according to John 14:16 to 26. Dispensationalists believe that the church age will end with the rapture of the church in 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18 and Revelation 3:18, and then the tribulation, the 7 years when those who dwell on earth will experience God's judgment, will begin Daniel 12:1 to 4, Matthew 24:21 to 27. The exact timing of the rapture is a subject of great debate. Hanggang ngayon, pinagdadebatehan itong rapture, mga kapatid. Pero walang debate, kasi kung gusto mong sumama sa rapture, magpakatino ka. Sumunod ka. But dispensationalists believe it will happen at the beginning of the 7 years. We don't know that some people will be saved during the tribulation. Oh, mayroon nga maliligtas sa tribulation according to Revelation chapter 7,
verses 14 up to 17. Mayroong maliligtas. Yes. Wala pong duda. Mayroon. Ikaw ba yon? Gusto mo ba? Definitely hindi ako. Ayaw ko. And that it will end with the battle of Armageddon, when Jesus Christ will return and defeat Satan and any who would follow him into battle. That's according to Revelation chapter 19, 11, and then chapter 20, verse 3. Now, what I receive from God to preach unto you? Kailangan magkaunawaan tayo mga kapatid, because I cannot just follow and teach something that I have not received. Ito ang ibibigay ko sa inyo mga kapatid, sapagkat gusto kong maliligtas ako. Ito mismo ang aking tinatayuan na katotohanan. At ipapasa ko lang sa inyo. At inyong pong pulsuhan, huwag kayong sumunod, nakapikit mata. Hingin niyo sa Diyos ang unawa at revelation ng Panginoon, kasama ang conviction at inspiration, at nang sa talaga, maniwala ka at ikaw ay umasa at kumapit sa pananampalatayang meron ka sa unawa na pinagkaloob ng Diyos sa iyo. Amen. Kasi kung ikaw naniniwala and you remain in this church, meron kang duda, walang kwintain kapatid. So what I receive from God to preach unto you? Please remember, ito po ay sariling conviction ayon po sa Biblia kapatid. Hallelujah. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 1, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing and His kingdom. Diyos mismo mga kapatid na nagcha-charge po sa kanya pong mga ministers na totoo, na sinasabi siya ang maghuhusga, maghukom, at sa kanya pong pagpapakita mga kapatid ko. Ang sabi niya dito, preach the word. Ipangaral mo ang salita. Be instant in season. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Huwag kang mahuhuli. Kinakailangan ikaw ay handa sa lahat ng panahon. Out of season. Kahit hindi na pa panahon. Reprove. Sumaway ka. Rebuke. And then exhort with all suffering and doctrine. We have to exhort with all long suffering and doctrine. Hindi kasi pwedeng iutos mga kapatid. Ang salita ng Diyos, hindi pwedeng iutos. Hindi pwede mga kapatid ko na iyo pong pangunahan ng tao. I-preach po lamang natin ang salita ng Panginoong Kristo, pero mayroon tayong pagpapahinuhod. Antayin po natin na kahit gusto natin tumanggap sa hindi natin pwedeng pilitin. Kung kaya po, kailangan po na manalangin tayo sa Panginoong Kristo na ang Diyos hipuin po yung kanyang puso at buksan ang kanyang isipan, at ang Espiritu Santo mismo ang bigay ng magbibigay ng kaliwanagan sa kanya. Amen po. Matthew chapter 28:19, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the world. Amen. Ito, ang end of the world dito mga kapatid is the rapture. Hindi po yung end of the world na matatapos na po ang sanglibutan. Ang tinutukoy ng Panginoon dito, siya ay sasamahan tayo during the period of grace. Kailangan nang simula mga kapatid ang period of grace? This started when Jesus Christ rose from the dead. Nung si Jesus Christ ay nabuhay sa mga patay, nag-start itong dispensation of grace. At ito'y matatapos po sa panahon ng rapture. So, we are referring to that period of time wherein hinahanap natin ang paraan kung paano ang tao maliligtas. And there is only one way to be saved during the period of the dispensation of grace. Praise the Lord. Hallelujah. And so, believe in Jesus Christ, the one true God. Ito, paulit-ulit po nating pinipreach mga kapatid, at kahit ano pang gagawin, ako'y maniniwala dito na mayroon pong iisang Diyos. At sabi ng Acts 16:31, they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thy house. Tama yan.
Believe in the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. Anong paniniwala natin kay Jesus Christ? That Jesus Christ is the only true God and eternal life. We know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. 1 John 5:20. In Philippians 2, verse 12, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Ano daw ang ating gagawin, mga kapatid, para tayo maligtas? Sumampalataya tayo kay Jesus Christ. Yes, of course. And we have believed and have faith in Jesus Christ that He is the only true God and eternal life. And that's fine. We got baptized in the name of Jesus Christ because believing in Jesus Christ means accepting Him as Lord and Savior, accepting Him as God who manifests in the flesh, and accepting Him in water baptism by obedience, mga kapatid ko. We cannot just be lax. Some others would just say, you've got to believe and have faith and that's it. You're saved. Well, that's the initial step to be taken. But of course, a journey is started with just a single step. And of course, if you will not step the other step again, hindi ka makakarating doon, kapatid, di ba? So the next thing to do after you believe in Jesus Christ as God and Savior and God who manifests in the flesh is water baptism in the name of Jesus Christ so that you can be one with Jesus Christ, so that you can be buried with Him in baptism, and you can be resurrected with Him via His resurrection also. Now, nandiyan na sa yung requirements. Katulad po ng papasok sa school, you've got to enroll yourself, di ba? Pero ang daily po na pagpasok mo doon, mga kapatid, that's up to you if you will pass or not. Kailangan tapusin mo yung taon. Kailangan tapusin mo yung semester. At titingnan po yung record kung ikaw ba ay pasado o hindi. Amen. And so, this is now the principle of preaching the Word of God. Ang sabi po dito ni Paul, mga kapatid, beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only. Okay. Di ba, hindi naman tayo. Hindi naman tayo tapakitang tao, mga kapatid. You don't serve God because I see you. Hindi eh. Ako rin hindi rin naglilingkod sa Diyos dahil nakikita niyo ako. Wala. I serve the Lord because I know He is the Lord. I serve the Lord because He is my God. I serve Him because I love Him. That is just like our bringing back our tithes and offerings. We don't bring back to God our tithes and offerings in order to be seen by other people, in order to be recognized, in order to be seen in the record of the church. No. For me, I bring back my tithes and offerings to the Lord because I love the Lord and it is my relationship with Him as He is my senior partner, and His blessings will be abundant upon me because He said, He shall be my shield and my great portion if I bring back to Him my tithes and offerings. I don't need to see anybody and I don't need anyone to know that I am paying back or I'm bringing back my tithes and offerings to God. Because the Lord is observing me, mga kapatid, day and night. Kitang-kita tayo ng Diyos. And therefore dito, si Paul ay nagsasuggest na dapat ang atin pong trabaho ng ating kaligtasan ay pang sarili. Sabi niya rito, but now much more in my absence. Sigit lalo na kung wala kang pastor na nanonood sa iyo. Especially for you who are in your homes right now. We haven't seen each other for quite long time already, about 3-4 months already. Kahit na si Pastor Dan hindi ka nakikita, alam ko kapatid ko na iyo pong ginagawa ang lahat para sa ating Panginoon. Nakikita ka kasi ng Diyos at nadama ko ang iyong pag-ibig sa Panginoon. That even if we cannot see each other, is still you are faithful in serving the Lord because you love Him. Amen. Yan po, sabi dito, work out your own salvation with fear and trembling.
asa ka doon sa Great Tribulation? Ay, mayroon pa namang Great Tribulation pag hindi ako nakasama sa Rapture. Loon ako sa Great Tribulation. Ang tapang mo. Tapang mo. I salute you, brother. I salute you, sister, for being brave enough that you will go through the tribulation because you can brag now that you are really brave. Okay. Grabe, no? Kung ngayon nga na mayroon pang Holy Spirit, kung ngayon nga mayroon pa church, kung ngayon nga mayroon mga kapatiran, kung ngayon nga mayroon pang pastor na tumutulong sa'yo, kung ngayon nga mayroon pang Bible, mga kapatid ko, hindi ka nga nagiging matapat. Doon ka pa sa Great Tribulation na nandoon ang Antikristo at wala ka nang makakain. Ngayon nga, nagre-reklamo ng tao sa amelioration, hindi natanggap. Ha? Oo, nagrarally yung mga tao, mga kapatid, at bulong-bulungan hanggang ngayon. Punta kang supermarket. Lalo na yung mga matatanda, nagre-reklamo. Ha, hindi namin natanggap ng amelioration. Tama yan. Mayroon nga isang tao, mga kapatid, na nagangalang di ko binggitin kasi lalo siyang sisikat. Namigay lang ng mga pagkain na ano sa mga tao, mga pinipicture naman at nilalagay sa YouTube. Sumikat, mga kapatid. Oh, wala pang isang buwan, 1 million subscribers na siya, mga kapatid. Bakit? Kasi ang tao gusto talagang tumanggap ng ayuda. And so pagdating ni Antikristo, lahat ng tao gusto ng ayuda. Magutom ka lang ng isang araw, dalawang araw, tatlong araw. Eh, 3.5 years siyang maghari siya, mga kapatid, ng sagana. Eh, ikaw, di ka kakain sa loob ng 3.5 years, samantalang ang buong bayan kumakain ng sagana dahil supplied silang Antichrist. So, isipin mo, hindi ako pwede magpakita kasi papatayin man nila ako. Pero gutom na gutom ka lang, mga kapatid ko. Ah, pupunta sa bahay mo. Knock, knock, knock. Nandito ba si Mr. Kwan? Nagtago-tago ka. Eh, kaso, mga kapatid, with the help of the internet, you'll be located kasi meron pong locator eh. Alam namin, Mr. John Paul Regalado Espinosa Gonzales. Alam namin, you are hiding in your cupboard. You are under your bed. Get out. Come on. Don't wait for us to take you out there. Lalabas ka ngayon. Scanner. Ano? Tatak, pugot. I will count 1, 2, 3. If the count of 3, you will not say yes for the mark, we'll cut off your head. 1. Bawa ka sa akin kasi yung family ko. 2. Laglag ang ulo sa lupa. Naligtas! Naligtas! Praise the Lord, naligtas! Napugutan ang ulo eh. Hanga ko sa iyo. Gusto mo? Lord Jesus, bakit ba ang tao, Panginoon, masyado pong mayabang? Tulad lang sa utang yan eh. Utangin mo ngayon, sarap, kain ka. Pagbayad ng utang mo, hirap. Ngayon, pagmamalaki mo pa yung Great Tribulation, mayroon pa namang kaligtasan. Pero pagdating ng Great Tribulation na yun, ang totoo nun, sobrang nakakatakot. At alam ninyo, sa panahon na yan, sabi ng Biblia, kapatid ko, mayroon pong about 5 months dyan, natatanggalin po ang kamatayan. Kahit gusto mong mamatay, halimbawa, tatalon ka, akit ka doon sa flagpole, doon sa taas na building, talon ka, papakamatay na lang ako kasi para hindi ako mapugutan ng ulo. Talon ka. Pagbagsak mo, wasak-wasak ang ulo mo. Luha yung mata mo, pati bituka mo, buhay ka pa rin. Buhay ka pa rin. Ang hirap talaga ang panahon na yan, mga kapatid ko. Ay, bakit gusto mo talaga umabot doon? Ay, katigasan ng ulo eh. Ha. Sabi natin in Jesus' name. Okay. 1 Peter 4:17. For the time is come that judgment must begin at the house of God. Saan magsimula, mga kapatid, ang paghukom?
Sa house of God, ang akala mo sa iglesia. No, the house of God is yourself. You have to judge yourself now. Don't wait for God to judge you because you know the truth. Di ba, pinag-usapan natin mga kapatid, that to obey is better than sacrifice. And if you be obedient and willing, you shall eat of the land, the fruit of the land. Oh, itong mga nangangaral na by faith alone, by grace, I receive through faith without works. Mga taong ito, mga kapatid ko, because they are disobedient, they don't want to obey, that's why they believe in the logic and principle of not doing any works, but get saved. At saka, ang paniwala pa naman ng eternal security. Now, once daw ikaw tumanggap kay Jesus Christ, saved ka na. Wala nga, hindi nga sila tatanggapin yung bautismo kasi hindi daw importante yun eh. Kasi sa Biblia daw, nakalagay mga kapatid sa Ephesians na faith, we are saved by faith, by grace are we saved through faith and not of works, lest any man should boast. Putol. Would you think it's a sound doctrine? Doctrine na mga kapatid, yun ang mga ayaw sumunod. Forgive me, pero we can talk separately about that. I have been with that kind of doctrine before. Remember, sabi ko sa inyo, buhat ng bata kami, ay lumaki ako sa Sunday school. So, yan po ang aming mga katuruan. And then, nung nasa Bible school kami, mga kapatid, naging debating malaki yan. Gumraduate na lang kami, wala pang solusyon. Hanggang ngayon, wala pa rin solusyon. Kaya yung mga tao na ayaw sumunod, nananatili dyan, we are saved by faith through grace and not of works. Kasi, ayaw nila, mga kapatid, na manduhan sila. Yes, of course, ayaw po nating manduhan tayo ng tao. Pero kung ang Diyos mismo, mga kapatid, ang nag-uutos sa atin, nakikita sa Biblia, yun pong sabi ni James na faith without works is dead. Show me your faith. I will show you my works. Because to believe means to follow. To believe means to obey. To believe means to be willing to obey whom you believe and whom you want to follow. Yun po ang faith. Di ba? Yung anak ko, mga kapatid ko, hindi susunod sa akin eh. Faith ba yan? Kaya nga, nilalatigo natin yung ating anak. Sabi ng Biblia, kung hindi mo daw latiguhin yung anak mo, hindi mo daw disiplinahin, lalaki ang matigas ang ulo. At parang walang ama yan. So, ang sabi ng Panginoon, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Amen. For the time is come that judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? O, kita mo. Kinakailangan natin pong hatulan ng ating sarili, mga kapatid. Ay, mali ito. Hindi ko to sundin. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, ito daw ay masama. Dapat hindi ko to susundin. Ikaw na mismo maglikat sa sarili mo, di ba? Nobody can force you because you are king of yourself. But remember that even if you are king of yourself, Jesus Christ is the King of Kings. And He is the Lord of Lords. You are a little lord of yourself. I am a little lord of myself. And I am a king of myself. But Jesus Christ is the King of Kings and Lord of Lords. So definitely, I am under and subordinate of Jesus Christ. Amen. So I better follow. Praise God. Ulitin natin, for the time is come that judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall the end of them that obey not the gospel of God? Ano po ang mangyayari dun sa ayaw sumunod? And if the righteous is scarcely be saved, natingnan mo. Kung yun nga lang matuwid, mahirap pang maligtas. Kung ikaw nga nabaptize sa tubig sa pangalan ni Jesucristo at napatawad ng kasalanan mo at ikaw ay tumanggap na ng kaloob ng banal na Espiritu, mahirap pa sa iyong maligtas? Sabi nito, where shall the ungodly and the sinner appear? Saan pa kaya? Paano pa kaya? Saan makikita mo yung mga hindi makadiyos at yung mga makasalanan? Ulitin ko po. Sabi dito, if the righteous is scarcely be saved,
kung yun daw matuwid ay mahirapan pang maligtas. Alin ang tinutukoy ng mga matutuwid dito? Eh, siyempre, yung tumanggap kay Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas, di ba? Oh, at yung mga nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Kristo, di ba? Napatawad ng kasalanan nila at sila ay naka-receive ng Holy Spirit, di ba? And then, sila mga kapatid ay kailangan pong mamuhay ng ayon po sa kalooban ng Diyos dahil po, tanda natin mga kapatid, na ang Panginoon, sabi niya, God is going to come back for His church without spot or wrinkle. Tama bang philosophy niyan? Is it a good theology? Kasi mga kapatid, kung walang order, ay ganun, tatanggap. Pagkatapos, hindi naman pala susunod. Kapatid, ulitin po natin. Dito po, sa panahon ng dispensation of grace, isa lang po ang kaligtasan. Yes, of course, isa lang kaligtasan. Una, maniwala kang si Jesus Christ ang Diyos na tunay na nagkatawang tao. Alright? Siya po yung hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Walang ibang Diyos. Maniwala ka. Ngayon nakikita na natin si Jesus Christ, nandito na sa, bumunta na siya dito sa lupa, mga kapatid ko, siya po yung Diyos na nagkatawang tao. Umakyat sa langit uli, mga kapatid ko, nangako na siya magbabalik. Pagbabalik niya, Jesus Christ siya. Nangangako na siya maghari ng 1,000 years, si Jesus Christ siya. Nangangakong upo sa trono at maghari sa walang hanggan, siya si Jesus Christ. Iisa ang Diyos, mga kapatid. Ang Diyos na yan ay si Jesus Christ. Amen. So tama ng paniwala mo, ay papunta ka ngayon sa step 2. Water baptism in the name of Jesus Christ. Gawa mo ba yung water baptism? Hindi. Gawa ng Diyos yun. I-administer lang sa'yo. Gawa mo yun kung ikaw ang nag-imbinto. Oo, ito ang gawa. Imbintuhin ko. Lahat kayo para maligtas sa Biyernes Santo, akyat kayo doon sa bundok ng Kapangpang. Di ba? O, yan ang man-made. Pero mga kapatid, yung water baptism, it is not man who invented it. Hindi yan gawa ng tao, gawa ng Diyos yan. Alin dyan ang gawa na sinasabi mo na not works? Hindi yun eh. And then, baptize ka in Jesus' name, napatawad kasalanan mo. And then, nakareceive ka ng gift of the Holy Ghost. Alright ka na. Now you walk in the newness of life. Amen. Yung daily walk mo, that will count for your credits. Punta tayo mga kapatid sa kaloob ng Diyos. Ngayon, kung sino po ang maliligtas sa rapture, hindi po ako ang maghuhukom. Pero as far as I'm going to preach about this, ang sabi po kanina ni Pablo, kailangan natin na atin pong trabahuhin ang atin pong kaligtasan na mayroon pong panginginig at takot. Dahil kung ang isang ang matuwid ay hindi pa basta-bastang maliligtas, mahirap sa kaling maligtas, ano pa kaya yung mga hindi makadiyos at hindi po sumusunod sa Panginoon? The rapture is the only blessed hope for true Christians in the dispensation of grace. Ito lang. Walang iba tayong inasahan. Remember, hindi tayo Hudyo sa dugo. God considered us being adopted into His family by virtue of the death of Jesus Christ. And by accepting Jesus Christ as our Lord and Savior sa water baptism, we become heirs of Abraham and become heirs of the promise, mga kapatid, which is New Jerusalem. Ang mga mararapture titira po doon sa New Jerusalem. So that's why the rapture is the only blessed hope for true Christians in the dispensation of grace. Wala kang ibang pag-asa, ito lang. Kaya tayo binautisman sa pangalan si Kristo, kaya tayo pinatanggap ng Holy Ghost, kaya tayo mga kapatid pinatanggap na si Jesus Christ ang Diyos na totoo, na nagkatotoo, kasi gusto ng Diyos na makilala natin siya at ikaw ay bibigyan po ng qualification ang mga requirements mo, mga kapatid ko, mapaspasa mo sa Panginoon pagtingin ng Diyos na ikaw ay meron yan at namumuhay ka ayon sa kaluban ng Diyos habang ikaw ay nabubuhay dito sa panahon ng dispensation of grace. Kapatid, kasama ka sa rapture. I don't know about you. Kung ikaw magpapabulak-bulak-bulak, bahala ka na. Basta, as far as
Ako ang concern at ang Biblia, mga kapatid, na aking sinusunod ay concern, I have preached unto you this way. There is only one salvation. Ikaw na pong bahala dyan. Titus 2.13 sabi dito, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and Savior, our Savior Jesus Christ. Natingalain natin mga kapatid, yaon pong mapalad nating pag-asa ang pagpapakita ng ating dakilang Diyos at Panginoong tagapagligtas na si Hesukristo. Amen. Praise the Lord. Sana po nagkaintindihan tayo ngayong umaga sapagkat po kapatid ko, ang ating paglilingkod ay dapat siguraduhan. Ang iba umiyak sa church. Nanginginig, nanginisay, natutumba mga kapatid ko, nag-speak in tongues. And that's good and fine. That is also necessary. Pero kung hindi ka makakasama sa rapture dahil nagbulakbul ka, ayaw mo sumunod, sayang yung pinaglingkod mo sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At ngayon, mayroon akong sikretong sabihin sa inyo. Ang iba nangangailangan ng sign when will rapture take place. Sabi ni Jesus mga kapatid sa Biblia, the heathen o yung mga hindi mananampalataya, naghahanap po ng sign. Pero ang totoo nun mga kapatid ko, even the apostles of the Lord Jesus Christ, since Jesus Christ went up to heaven, they were looking at Him when He disappeared in the clouds. At ang hope ng mga apostoles na agad-agad babalik ang Panginoon. Start of the waiting period from the day one when He went up and when He ascended to heaven, mga kapatid ko, the true apostles of the Lord are waiting for His return. Dapat ganun po ang ating attitude. So that we would not allow ourselves to be relaxed. Hindi yung tayo mga kapatid ay magpabaya. Ah, matagal pa naman ang Panginoon babalik. Sige, magkasala mo na ako, gagawa mo na ako, hindi mo na ako magsimba, hindi mo na ako magbasa ng Bible ko, hindi mo na ako mananalangin, hindi ko muna ibibigay yung tithes and offering ko. Ha? Saka na lang, kasi mukhang di pa naman babalik ang Panginoon. Anong mukhang hindi pa babalik ang Panginoon? Eh kung ikaw ang pupunta sa Panginoon, paano? Oh, hindi, bata pa ako eh. Oh, yung bata. Mayroon ang bata sa Bulacan, mga kapatid. Kasama ng tatay at nanay niya, natulog sila, tanghaling tapat pagkatapos ng kumain, mga kapatid ko. Yung eroplano na nagpa-practice, nahulog man sa bahay nila. Oh, grabe naman. Oh, yan, nasa newspaper eh. Totoo yan. Tingnan niyo sa record, mga kapatid, ng ano. Mayroon. So, hindi ka nakakasigurado sa buhay mo. That is why magsigurado ka. Pero as far as the Bible is concerned, yan talaga. Walang ibang way of salvation during the dispensation of grace. Teka muna, balikan natin yung dispensation. Ano ba yung mga dispensation na yun? Paano, bakit natin pinag-usapan ng dispensation? Ganito kasi, ang dispensation 1, yung innocence, di ba? Ang kaligtasan nila doon, sabi ng Diyos, maliligtas kayo, di kayo mamamatay pag huwag niyong kainin yung bunga ng puno na ipinagbabawal ng Diyos, yung punong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at ng masama. Yan yung kaligtasan nila, di ba? Ngayon, sa panahon naman ni Noah, panahon yun ng conscience, konsyensya. Nasa iyo na lang kung makonsyensya ka o hindi. Ay sumama talaga ang tao, mga kapatid, kasi ang tao, pagkapapipiliin mo, pipiliin talaga niya ang kasalanan kasi gusto ng kanyang laman yun eh. So, nagpasiyang Diyos na kanya pong lipulin patay ng lahat ng tao at naglagay siya ng isang kaligtasan. Anong kaligtasan doon? Dapat kayo ay sumakay sa arka ni Noah. Yun ang kanyang kaligtasan. Si Noah lang ang sumakay at kanyang pamilya, namatay lahat ng tao. Sa panahon ni Moses, ano po ang kaligtasan? O yung batas po ni Moses. No. Ngayon, sa panahon ng dispensation of grace, anong kaligtasan? Si Jesus Christ. Tanggapin mo si Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas mo. Pagkatapos, magpabautis mo ka sa pangalan ni Jesucristo para mapatawad ang kasalanan mo at iyong tatanggapin ang gift of the Holy Ghost.
Pagkatapos noon, you start to live and walk in the newness of life. Kaya nga may Holy Ghost kasi yan ang tutulong sa'yo para iyo pong lakarin na mayroon kang pagtatagumpay sa lahat, araw at gabi sa iyong pamumuhay. Kasi naghahanda tayo sa pagbabalik ng Panginoon sa rapture, mga kapatid. Isali ko na. Huwag kayong pabubuyo. Yung rapture at second coming ni Jesus Christ, magkaiba yan. Magkaiba. Yung second advent of Jesus Christ, yung siya talaga ay bababa sa lupa, mga kapatid ko, doon yung mangyayari sa gira ng Armageddon. Yun yung great day of God. Yun yung kanya pong pagtatanggol sa Israelites. Ay, tayo mga kapatid ay wala na po noon sa panahon na yun kasi yung rapture happened before the Great Tribulation. Ang iba, kaya nalilito, kasi pinagsama nila, akala nila yung coming of the Lord, isa lang yung rapture at saka yung pagpapakita ng Panginoon. Iba yun. Sa rapture, tutulog lang ang trumpeta, mga kapatid, at yung madadala lang, yun lang mga handa. But Jesus Christ would not step down on earth. Pero doon sa second coming na tinutukoy, si Jesus Christ ay physically talaga lalapag sa lupa, mga kapatid. Kasi maghari siya ng 1,000 years eh. Di ba? O sige, ibang pag-aaral yung mga kapatid. So right now, I will leave this message to you and for your review. Pwede naman, panoorin ninyo muli sa Facebook. Tingnan niyo mabuti. At kung masyadong mabilis ito, pwede ninyong dahan-dahanin. Inyong i-stop. Tingnan niyo mga bersikulo. Uli kaya sa YouTube, puntahan ninyo ang atin pong channel na kalagay doon mga kapatid ko bit.ly/God's Will TV all. Oh, puntahan ninyo doon mga kapatid, makikita ninyo nandun doon lahat ng mga videos including this one para po marireview po ninyo. So, hallelujah. Kung bubuksan natin ang ating mga puso sa Panginoon mga kapatid ko, hindi tayo malulugi bagkos tayo po ay tatanggap ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay masagana. Ang kaloob ng Panginoon sa atin sa pamagitan ng Espiritu Santo ay masagana rin. Pagpapalain tayo ng Panginoon kung tayo ay masunurin. At ang kaligtasan na atin pong inaasam ay mangyayari lamang kung ang ating sarili ay atin pong ilagay sa tama na kalooban ng Diyos na tayo susunod sa Kanya. Mahalin natin siya ng ating buong puso at tayo maghintay sa kanyang pagpapakita sa rapture. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord God Almighty, our Heavenly Father, Panginoong Jesus, amin pong narinig ang iyong mensahe na ang tanging kaligtasan lamang ng tao dito sa panahon ng biyaya sa dispensation of grace ay ang sumampalataya at tumanggap na ikaw ang Diyos na nagkatawang tao, ikaw ang Panginoon, ikaw ang hari ng mga hari, at ikaw ang tagapagligtas. At ang tao ay tumanggap, tatanggapin po niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Kristo upang mapapatawad ang kanyang kasalanan at tatanggapin niya ang gift of the Holy Ghost. At siya po, Panginoon, pagkatapos ng bautismo, ay lumakad ng mayroon pong katinuan sa kanyang sarili, hallelujah, bilang anak ng Diyos, na siya ay maging masunurin at siya ay maglilingkod sa Panginoon ng may buong katapatan at mayroong takot at panginginig upang ang kanyang kaligtasan iingatan niya, Panginoon, at kanya pong titingalain ang pagpapakita ng Panginoon Kristo na siyang tinutukoy ng Biblia na palad na pag-asa, hallelujah, ang pagpapakita ng aming dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus Christ. Panginoong Jesus, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Hallelujah, alam namin na maraming pagsubok dito sa sanglibutan. Madulas ito, maraming kahirapan. Subalit Panginoon, ito ay hindi po katulad sa kahirapan sa Great Tribulation. At igit lalo na Panginoon, ito'y hindi po maitutumbas sa kahirapan kung ang kaluluwa ng tao ay mabulid po sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Lord God, hallelujah, tulungan niyo po kami na maging ang mga tao na hindi pa po nakakarinig nitong balita na ito, Panginoon, ay amin pong maaabot.
at sa pamamagitan po, Panginoon, ng iyong salita, amin pong madadala sa kanila, Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos at ang katotohanan upang sila man din, hallelujah, ay makakatanggap ng kaligtasan ng Panginoon Jesucristo. Lord God, malulhati ka sa amin pong ginagarap na ito. Mataas ang inakilang pangalan. Hallelujah. Sama-sama kami ngayon na nagpupuri at tunay, Panginoon, na nag-alay sa iyo, naghandog sa iyo ng aming mga sariling katawan bilang handog at alay na buhay sa iyong paanan, Panginoon. Hallelujah. Malugod at mataas ka, Panginoon Jesus. Ito ang aming samo at dalangin in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Prakpakan natin, Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Are you ready for the declaration? Dideclare natin ang goodness of God. Ready? God is good. I am blessed. God will supply all my need. I declare God's blessing and favor. God's blessing and favor. Healing. Healing. And restoration. Restoration. Wisdom. And direction. And direction. Goodness. Goodness. Grace and mercy. Grace and mercy. Power over every adversary. Power over every adversary. I am part of the largest and richest single apostolic congregation in the world. I am part of the largest and richest single apostolic congregation in the world. In the name of Jesus Christ, my Lord God and Savior. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, kapatid. Salamat sa iyo pong pagdalo. Sumaiyo ang mayamang basbas at pagpapala ng Panginoon at sa bawat isa, gitlalo sa iyong family. Congratulations for completing this service today. Hallelujah. Ang Panginoon po ang siyang magpala sa ating lahat. Hallelujah. To God be all the glory. Hallelujah. Praise the Lord. Son of man.